What's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, sasagot ulit tayo sa isa sa mga katanungan ng ating kapower dito sa Ethical Nation. Okay, this question comes from Mary Jean Claor. So I hope tama ulit yung pronunciation ko. So tanong ni Mary Jean, ask ko lang paano maging effective na leader sa team. Di po yung kikitain ko sa kanilang iniisip ko, kundi ako ang nangihinayang sa kanilang naumpisahan. At pakiramdam ko rin kasi di ko alam paano sila i-lead, kaya sila nawawala sa industry. Ano po gagawin ko para kung di man sila magpatuloy, eh para sa mga baguhan na lang sa grupo ko, may lead ko ng maayos na walang halong hype. Salamat po sa pagsagot. So maraming salamat ulit sa tanong mo, Mary Jean. So dito sa pagkakaintindi ko sa tanong niya, gusto niya maging effective na leader kasi nalalagasan siya or nagkukwit yung mga downlines niya. So kung ikaw rin yon, na-experience mo rin yon, comment ka sa baba kung nakarelate ka. Comment ka sa baba kung nakarelate ka dito sa tanong ni Mary Jean. So ano yung dapat mong gawin? Now, ito yan. Meron akong ginawang hiwalay na video para sa kung ano yung dapat mong ituro sa bago mong downlines. Medyo mahaba-haba yon. Pero yun na nga yung pinakang point kasi hindi ko siya talaga kayang paikliin ng ganun. Kaya umabot siya ng 45 minutes yata, medyo mahaba. Pero yun. Kung gusto mo na maging effective na leader at paano mo may lead ng ayos yung iyong mga downlines, panoorin mo yun, di ba? Kasi 45 minutes lang ng buhay mo yun, malay mo yun pala yung makakatulong sa'yo para dumami yung mga downlines mo, mag-stay sila sa'yo, di ba? Alam mo kung paano mo sila igaguide, alam mo kung ano ituturo mo sa kanila. So, napakaliit na bagay ng 45 minutes na papanoorin mo yung video. Kasi kung hindi mo yun mapapanood, huwag ka nang umaasa na aasenso ka sa buhay, okay? Huwag ka nang umaasa na magkakaresulta ka dito sa network marketing kasi paulit-ulit nga sinasabi ng mga uplines. Panunood nga lang ng video, hindi mo pa magawa. Pagyaman pa kaya. Which is my point naman talaga yung sinasabi nila na yun. Maliit na bagay, hindi mo magawa. Paano pa yung malaki, di ba? So ngayon, sasagutin ko itong tanong ni Mary Jean, ano yung gagawin mo? So ngayon, unang-una sa lahat, panoorin mo yung video na yon, Mary Jean, yung ano yung tuturo sa mga bagong downlines. Ikalawa, huwag mo i-expect na lahat ng mga downlines mo na sasali sa'yo, mga members na sasali sa'yo, prospects na sasali sa'yo, mag-i-stay. Hindi talaga lahat. Isipin mo to, ha? Personally, sa team ko, sa Team Genuine, kumpleto na kami ng lahat. Kumpleto na kami sa lahat. Pero ang dami pa rin nagko-quit. Madalas kasi mga tao na talaga yon may problema. Okay? Kasi marami, yung mga nag-i-stay sa amin, sa grupo ko, kumikita sila malaki. Okay, kumikita sila ng malaki, even mga OFWs. Recently, humingi ako ng mga testimonial videos galing sa mga downline ko ng OFW. Nagulat ako, ang lalaki na pala ng kinikita nila. Hindi ko na-expect na ganun. Yung iba, umabot na 50, yung iba, pa 100 na. Eh, sabi ko, grabe, no? Tapos yung iba, nandito lang sa Pilipinas, nagko-quit pa. So, yun yung ano, meron talagang mga tao na ganun, na nakaugalian na nila na mag-quit. Nakaugalian na na kahit anong ituro mo, kahit anong training mo, wala talaga, hindi talaga lahat ng tao mag-stay. So yun yung gusto kong maintindihan yung lahat sa pagbibuild ng grupo, sa pagbibuild ng network, hindi talaga lahat mag-stay. Meron at merong aalis. Kahit gaano pa yung effort na ibigay mo sa kanya, aalis at aalis pa rin yan. That is life. Wala tayong magagawa dun. Hindi natin control ang ibang tao. Naiintindihan ko yung frustration mo, Mary Jean, at para sa inyong mga nakaka-experience rin ng ganun, naiintindihan ko yung frustration kasi pinagdaanan ko rin yan. Sabi ko nga sa mga downlines ko, lahat ng pagdadaanan nyo pa lang, pinagdaanan ko na. Pinagdaanan ko na kasi talaga yun. Meron ako na experience pa nga eh. Sa akin, okay lang yung mga downlines ko mag-quit. Kung talagang mga loser sila, hindi ko sila, yun ang mindset ko eh, kung talagang mga loser sila, hindi talaga sila para sa grupo. Ay, yung loser yung mindset nila, mahirapan lang ng konti, ayaw na, hindi naman kami kulang sa motivation, hindi kami kulang sa strategy, hindi kami kulang sa, kumpleto kami. Pero may mga umaalis pa rin. So sa akin, okay lang yung mga downlines ko ng ganong klase na umalis. Kasi para sa akin, ano yun, blessing in disguise. Kasi nawawalan ako ng mga loser na tao sa ilalim ko. Pero ang hindi okay sa akin is yung mga leaders ko na, yung umaalis, yung mga leaders ko na yung nagkakaroon ng problema, gusto mag-quit. Yung mga ganun. Kasi ako, iba yung standard ko pagdating sa leadership. Iba yung standard ko pagdating sa mga leaders. Mga leaders ko kumikita yan. Mga leaders ko matatatag. Mga leaders ko may mga tamang attitude, magandang mindset. Pero so, kapag nagkakaproblema sila, doon ako nagkakaroon ng concern. Recently, na-experience, actually hindi recently, years ago. Okay, years ago, I think that was 2015 or 2016. Before ko simulan yung bagong group ko na Team Genuine na nabuo 2017, konting backstory lang. Meron akong, I think, 5 or 4 leaders na kinausap ko sa galing pa sa dati kong company na sabi ko, gagawin ko
yung ganitong system. Okay, gagawa ko ng ganitong grupo. So nag-agree sila, okay, sa kanila. Okay, itong mga ano na to, itong mga leaders na ito, ng mga kasama ko, matagal ko nang kasama itong mga to, taon na. Yung iba 1 year, iba 2 years na, yung iba 3 years na nga rin yata. Ah, hindi ako nagkakamali, umabot ganun katagal kasi meron akong kasamahan doon na 2014 pa lang kasama ko na siya. So 2014, 15, 16. So 2 years mahigit kasama ko na talaga. So ito yung mga tao na kino-consider ko ng mga leaders ko na naging loyal sa akin for a long period of time. Ito yung mga tao na talagang ginaid ko, na nagbuhos ako ng effort, ng time, ng pera. Tapos meron pa ako doon na inampun ko pa dito sa bahay namin, pinatira ko dito sa bahay namin kasi pinalaya siya ng ano niya, ng parents niya. And nakikita ko siya ng potential, sabi ko may ma-achieve ka someday. Nakikita ko siya ng potential, so sabi ko sige, dito ka na muna sa akin. Then nagkaroon kami ng problem, kasalanan ko, hindi ko masabi na kasalanan ko kung ano man yung naging problem namin before. Then umalis sila, iniwanan nila ako. Yung sobrang sakit sa akin nun. Hindi ko makakalimutan yun kasi umiyak talaga ako nun. Iyak ako ng iyak. Nagkulong ako sa kwarto. Ganun kasakit sa akin yun. Hindi ako yung tao na emosyonal. Kilala ako ng mga tao sa paligid ko, ng mga leaders ko, ng mga downlines ko, mga kaibigan ko. Kilala nila ako. Hindi ako emosyonal na tao. Hindi ako madaling umiyak. Hindi ako madaling magalit. Mainitin ang ulo ko. May ganun akong moments. Pero hindi ako emotional, hindi mo malalaman kung ano talaga yung emotion ko. Alam niya ni Grace, so itanong niyo sa kanya. So pero umiyak ako ng umiyak. So ibig sabihin ganun siya ka big deal sa akin. Sobrang sakit para sa akin na ganun kasi ilang taon ako nag-invest sa kanila ng time, effort and money tapos ganun yung mangyayari, mawawala sila. So ano yung point ko dito? People and come and go, ganun talaga. People come and go. Merong mag-stay, merong aalis. Most of the time, yung inaasahan mo na mag-stay, sila yung mawawala. Yung inaasahan mo na aalis agad, sila yung mag-stay. Diba, nung napagsarahan ako ng company ko, before yung company ko ngayon na sinalihan, nung napagsarahan ako ng company na sinalihan namin, I think dalawa-tatlong tao lang yung inaasahan kung sasama pa ulit sa akin. Pero may mga sumama na iba pa. And meron doon mga sumama na never kong in-expect na sasama pa ulit sa akin, na magtitiwala pa ulit sa akin. Naiintindihan ko na hindi na sila maniniwala sa akin kasi nga napagsarahan kami, dinala ko sila doon, napagsarahan kami. Pero andun sila. Di ba nagulat ako? So doon ko na realize na ganun pala talaga. The moment na give up ko yung control na parang gusto ko magstay lang sila sa akin, di ba? Gusto ko na nandyan lang sila. May stress ka lang eh. Kapag ganun yung iniisip mo, walang sure strategy para mapa-stay mo sila forever. Walang ganun. Okay, tanggapin mo na people will come and go. Ang importante is ikaw na gawa mo yung part mo. Diba? Kahit pa umalis sila, katulad ko, nagbigay ako ng effort, ng time dun sa mga taong kinikwento ko. Bigay ako ng time, effort, and pera sa kanila. Nagawa ko na yung part ko. Umalis sila, wala na ako magagawa eh. Hindi ko sila pwedeng kontrolin. Diba? Kumbaga parang sa magulang, okay, palagi ko to sinasabi kasi meron akong leader na ganun. First timer siya sa network, so hindi niya naintindihan pa yung ganitong, ano, yung ganitong scenario. Kasi lumalaki yung grupo niya, tapos may mga nagko-quit. So nagtatanong siya sa akin bakit ganun. First timer siya sa network. So yun, in-explain ko sa kanya. And sinabi ko rin sa kanya, parang magulang lang din. Hindi forever yung anak mo mag-stay sa'yo. Hindi forever bata yan. Lalaki yan. Mag-elementary, mag-high school, magka-college, magtatrabaho, mag-aasawa, alis sa'yo. Di ba? Dito lang naman sa Pilipinas, yung 40 anyos na, nasa bahay pa ng magulang niya. So, yun yung point ko. Parang magulang din, yung anak mo lalaki, kahit anong gawin mo, hindi mag-stay sa'yo forever. Pero ang importante, nagawa mo yung part mo sa kanya bilang magulang, na guide mo siya, na lead mo siya, na i-provide mo sa kanya yung kailangan niya. That's it. Nagawa mo yung trabaho mo. Yun ang trabaho ng upline. Hindi naman talaga para sa magpa-stay. Kasi the moment na yun nga, pinipilit mo na mag-stay sila, na mag-stay, ikaw lang rin ang mai-stress. Ang dami-dami pang ibang tao dyan na nangangailangan ng tulong mo. Baguhin mo yung buhay nila, tulungan mo mabago yung buhay nila. Kahit umalis sila, maintain mo yung relationship. Alam mo, in the future, magkaroon ulit kayo ng collaboration or magkaroon ulit kayo ng something na partnership. Di ba? Ang importante naman, nagawa mo yung part mo eh. Yun lang naman. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong mo, Mary Jean. Yun lang naman yung kailangan mong intindihin o para sa inyo na mga ganun rin yung tanong. Hindi talaga lahat mag-i-stay. Kailangan nyo nang tanggapin yun. Merong people come and go, merong aalis, merong mag-i-stay. So, kung sino may mag-stay, di, maging kaibigan mo sila for a lifetime, di ba? So, yun lang yung pinaka-point ko. Yun yung pinaka-sagot ko. So, I hope marami kayo natutunan. I hope nasagot ko yung tanong mo, Mary Jean. And kung sakasakali man, by the way, sa inyo, Ethical Nation, may mga tanong kayo, comment nyo lang dyan sa ibaba. Lagyan nyo lang ng hashtag itanong mo kay Serrano para malaman ko na gagawan ko siya ng video in the future para mabigyan ko kayo ng
shoutouts. Okay, so kung nagustuhan mo tong video na to, like ka dyan. Share mo to sa mga kaibigan mo na nakaka-experience ng gano'n na nalalagasan ng downline, nagkukwit yung mga downline. And make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.